Actually, kay Wilbert, kaibigan po namin yan. Kaibigan natin si Wilbert. Kasi... Ako hindi ko sa kaibigan. Ako hindi ko rin sa kaibigan. Mahilig sa tumansa. Okay, pay more for me. Actually, napapansin ko kasi sa kanya kung sino kasi kahit kung sino nag-trending, doon siya nakikibikit. Oo, yun yung pagkakaanip. Dinadaan niya sa pera, yung pera siya, ayaw mo siya. As we're saying, David, as we're saying. Yun po, kaibigan naman po namin kasi yun pa, ang tawagan pa nga po namin when we communicate, friend. So, friend. We thought na sana totoo na friend ang tuloy niya namin kasi wala naman po kaming ginawa sa kanyang mali kasi when we did our release events, supportive naman po siya in fairness sa amin kasi mabalik naman po sa amin si Wilbert. Yun lang, nakita lang namin yung nga, may mga nakapagsabi sa amin tapos na ipopost na sa social media na kasama na nga niya si Queen Inots, si Madam Inots. Medyo nagulat lang po, hindi naman kami mag... Diba, ayoko naman magpaka-plastic na sabihin ko wala akong iniisip behind my mind na... David, naniniwala ka na nasulot talaga sa inyo si Madam Inots ni Wilbert? Ako kasi, eto po ah, sabihin ko na rin po kasi medyo dumami na rin po yung viewers natin. Nag-usap po kami, in all fairness, nag-usap po kami a day after ng pag-announce ni Madam Inots na gusto niya nang kumawala sa kontrata. Nag-usap kami ni Wilbert and he said, hindi naman niya i-manage si Madam Inots. Tutulungan niya lang. Well, ako, naniwala ako sa kanya kasi wala naman akong reason para hindi paniwalaan dahil hindi naman ako, ayoko naman, wala naman tayong inaaway. Alam niyo, kilala niyo kami na Jobert. Wala kaming masamang tinapay sa lahat ng nakakatrabaho namin at sa tagal namin sa industriya kahit papano. Sa magte-10 years na po kami. Thank God sa October, mag-10 years na po ang Star Image. Wala po kaming nasagasaan na any artist na masasabing kami mismo ni Vince. Siguro yung mga ibang artist namin, may mga issues, mga past issues before. Pero kami Vince na owners ng Star Image, wala po kaming natatandaan na nasagasaan po namin Night Jobber sa industriya. In fairness naman sa inyo, you made your own name as manager sa ibang artist on your own. Wala naman kayo talaga sa kibasaan. So you're just very helpful. Oh, that's very true. So in short... Alam mo sa atin na hindi siya minamanage ni Wilbert Tolentino. At unang-una, David is not a manager. He's a club owner. Hindi naman siya manager ng artist. Wala naman siya. Wala naman ang kanyang kaligayahan na lang ngayon pag-usapan siya na naka-post siya with his artist, diba, para pampadagdag following sa kanyang vlog. Kasi may vlog din yan eh. At ikitaw na may pera siya. Yun ang kanyang pamamaraan, diba? Wala kang magagawa. You to pero, not, totoo. Buy, not buy them. Nari, at least sabi nila tumutulong siya. Night Jobert and me, gusto ko lang po iklaro na wala po kaming galit na nararamdaman ngayon towards Wilbert or Queen Madam Inots kasi malumog na po sa loob namin, nag-announce na kami na and Maine, nag-announce na kami na we are letting go of we let her go na si Madam Inots at nagpasalamat din kami sa kanya kasi kahit papano sa sandaling panahon marami kaming din natutunan. Yes. Alam mo, baka blessing in disguise din yan eh. Blessing in disguise din yan. Because unang-una, baka mas malaki pang sakit ng loob ang maranasin nyo pag tinuloy nyo. Hindi natin alam eh, di ba? Totoo. Pero ngayon, let's move to the other. Yes, Great Night. You're saying something. Sige, and then yun nga, Nay, kasi hindi rin kami, sorry, Maine. Ito lang, hindi kami napagbigyan kasi ng chance yung abrupt na nung decision niya. With all the influences coming from the outside or from the sa labas, di ba? Meron talaga, solido yung aming mga engagement. Actually, yung marketing namin, si Queen Verone, she used to be working with GMA before. May na-close na siyang billboard, meron na siyang skincare, meron na siyang... So, apat ang nakano sa kanyang contract. That is why we wanted her to come over by Monday. That's just the thing. Meron na talaga. Yeah. Itagdag ko lang, Night Jobert, aside from the four pending negotiations na
mga warm for Madam Inot sana. Si ang kaibigan natin si Jojo Mendres, yung Revival King, yung mga negosyo niya na convince namin siya na meron siyang food supplement na lalabas sa mga business na si Madam Inot ang kukunin sana endorser. So, ang nangyari kasi Nay, doon sa part ng live niya na in-announce niya na kakalas na nga siya sa kontrata, ang sinabi niya kasi what if kung after a year or two wala kasi nakasaad sa kontrata na ano ba mga project after a year or two nga na ba siya, hindi niya po kasi kami hinayaan na latagan siya ng mga proyekto. Nayayabangan ako sa kanya. Actually, nayayabangan ako sa kanya to be demanding, to be asking for that much. Kasi unang-una, wala naman siyang alam sa showbiz. Ang alam na niya magtinda na walang bumili. Alam mo yon, hindi naman siya dati nagtista. Nakumbinsa lang mo na susulan niya ng nagmamarunong sa labas. Nakakala mo eh, mas... Para bang, how would you know, how would she know na wala ko yung bibigyan ng projects in the next first 2-3 years? Diba? Diba? Anong alam niya sa mundo ninyo? Pumirma siya, ano gusto niya? Ngayon na agad, bigyan mo siya ng 500,000. That's down payment for whatever endorsements she'll be able to make in the next year. Hindi mo pwedeng ganun. Wala siyang alam. At doon na lang siya, okay, fine with her that she left you. Wala na, she lost those endorsements. Endorse na niya, Club 690, mga masayaan ni Wilbert Tolentino. Yun na lang yung endorse niya. Papahappy na siya that way. Mabuti yan na wala sa inyo. Kung sakit ang ulo niyo talaga sa totoo lang. Ngayon, tumubang kasi we don't have the luxury. Wait lang, men. Wala tayong otros kasi, men. Ibabatid ko lang sa kanila. May isang tanong lang ako, nanay. Isang tanong lang to kasi ito, Gusto ko lang na liwanagin kay David tsaka kay Vince yung tungkol sa sinasabi ni Madam Inots na parang inangkin niyo yata yung ano, kinuha niyo yata yung mobile number niya, yung cellphone number niya. Ako lang parang may kinagustuhan. Sabi ko na kay David kasi ako yung saksi dyan eh. Meron kaming shoot noon, ang sinushoot na is yung KMJ. Yes, that very moment, syempre, ring nang ring yung telepono niya and all. Wala pa siyang tulog, wala pa rin kaming tulog. Tapos si David naman, lagi niya pinapasa yung phone kay David. Sir David, ikaw na sumagot na ito, ganyan. Kasi ang dami na, hindi ko na kaya, gano'n. Hindi rin siya marunong, hindi niya alam kung paano i-negotiate, kung ano yung tatawag sa kanya, kung tatanggap yung ba niya, kung produkto ba yung nadarating sa kanya, o pera. So sinabi ni David, sige kami na mag-handle ng calls. Tapos ang ending is paalis na kami kasi puyat talaga kami lahat. So sabi namin, inots yung ano, yung SIM card, ibigay mo na lang kay David para lahat ng inquiry. Kung inquiry lang naman talaga 'yan, pwedeng si David ang sumagot or ang office mismo namin para mas proper yung negotiation. Ano nangyari? O sige, Sir David, ayan, dinali sa cellphone with all in fairness. Walang ito yung SIM card ko, Sir David, kayo na bahala. Okay, ganun. Tapos hindi namin alam na dun sa live is parang ang live takeout is kinuha namin yung SIM card. So doon kami nagulat. Dagdag ko lang po, Nay and Main. Yung ako po kasi yung ano, laging napapasahan ng phone. Kasi as a manager, kasi ginampana na agad namin yung tungkulin namin. Di ba? Kasi nagsushoot siya ng KMJS, Aligaga siya. So we, as a manager, talagang kailangan namin makipag-negotiate. Yung kasing SIM card, hindi naman po sa pilitan din na talagang puwersa ang kinuha. Kasi nagmagandang loob po kami na pahinga muna ng SIM card para lahat ng inquiries, para makapagpahinga ka dahil alam ko wala kang tulog. Ayun po, pinaklash po sa screen na tinurn over na po namin yung SIM card sa Raya Lalamove. So, wala na po sa amin yung SIM card at sinabi ko na rin naman po kay Daisy na isusoli naman namin yung SIM card kasi wala naman po kaming masamang intensyon sa pagkuha ng SIM card. Hindi po cellphone yung kinuha. It's just a SIM card para ma-attendan namin as a manager, makuha namin yung mga inquiries kasi maraming nagtatanong. Kahit po i-lay down namin lahat ang mga inquiries na natanggap namin, lahat po naka-note sa amin at may mga initial negotiations kami sa iba pang mga calls kasi
Kaya naman po binigay din po yung SIM card kasi meron siya talagang personal number. Yung SIM card na po na yun, yung po yung nakapublish niya na number sa social media para po doon sa business niya. Siyempre, alam naman po natin kapag nakapublish tapos pumutok siya, yung publish number na yun, kahit sino pwedeng tumawag. That's understandable. Okay. Yung pong SIM card na yon, ang usapan namin, iba po Friday, last Friday, yung nag-sign siya. Ang usapan po namin, the next day, nag-taping, Saturday taping ng KMJS. Tapos, ang sabi ko sa kanya, right after ng taping ng KMJS, magpahinga ka, diretso ka sa amin, sa Star Image, sa office, ng Monday, which is kahapon, para makuha mo na yung SIM card at makapagplano na tayo. At in fact, meron nga pupuntahan kami na meeting dapat sa Pampanga para doon sa brand na i-close namin na medyo maganda naman para makatulong sa family niya. So, i-close ko po ito. Alam ko po, we're running out of time. I-close po namin ni Vince ito just to clear to everyone sa 343 live viewers natin ngayon. 361 and counting. Wala po kaming masamang nararamdaman ngayon kasi naihinga na po namin. Maraming salamat na Jobert and Maine sa opportunity na sabihin lahat ng katotohanan. Wala po kaming masamang hangarin kay Madam Inos kundi magtagumpay siya sa buhay niya. Malinis po ang konsensya namin. Alam niyo ng Diyos. Alam niyo po na kung sino-sino ang mga tinutulungan namin ng mga aspiring artists na gusto rin sumubok sa larangan na to. At yun po, wala po kaming ibang masasabi kung...